Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, isipin ninyo ito, kung malaman lamang na may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayo dahil dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kanino mo ba sinasabi ang taligahanggan ito? Sa amin o sa lahat? Sumagot ang Panginoon, isipin ninyo ito. May tapat at matalinong katiwala na pangasiwaan ng Panginoon sa kanyang mga tauhan para bigyan sila ng rasyon sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang Panginoon ay matagpuan siya nitong tumutupad ng gayon, mapalad ang lingkod na iyo. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwaan siya nito sa lahat nitong ari-arian. Ngunit, maari namang maisip ng lingkod na iyon, matatagalan pang dumating ang Panginoon ko at simulang pagmalupitan ng mga utusang lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Ngunit darating ang Panginoon ng lingkod na iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakitunguhang gaya ng mga di dapat. Maraming hampas ang tatanggapin ng katulong na nakakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon. Pero hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya. Kaunti lang naman ang tatanggapin ng walang nalalaman sa kalooban niya, pero gumawa ng mga bagay na dapat parusahan. Hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami at hihingan ng higit ang pinagkatiwalaan ng higit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. My brothers and sisters, ipinapalaala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang mahalagang tungkulin ng isang katiwala. Sa kanyang pagkalinga, inihabilin ang kapakanan ng mga alipin. Ang tungkulin niya bilang isa ring alipin ay hindi para pagmalupitan ng iba, kundi para tiyakin na ang trabahong dapat gawin sa tahanan ay matatapos. Bukod dito, tungkulin din niyang tugunan ng mga pangailangan ng kanyang mga kapwa alipin. Hindi niya dapat lustayin ang oras niya sa katamaran. Hindi rin siya dapat magumon sa pagmamanabis, sa katakawan at paglalasing. Bilang mga katiwala ng Panginoon, mayroon tayo mga tungkulin na iniatang sa atin mga balikat. Kabilang dito mga pananagutan natin para sa pamilya, sa trabaho, o sa pamayanan. Pinapaalala ni Jesus na tukdin natin ang ating mga tungkulin bungsod ng pag-ibig at hindi dala ng takot. Minamahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga paulit-ulit na mga kasalanan at pagbigo sa Kanya. Ang masagana at mawaing pag-ibig ng Diyos ang magbigay nawa sa atin ng inspirasyon na magtrabaho bilang mga tunay na katiwala niya. Lagi nawa nating pahalagahan ang tiwalang ibinigay sa atin ng Diyos at sikapin nating parangalan siya sa pamamagitan ng isang buhay na banal, mahusay na pagtatrabaho, at maluwag na pagsasamahan. My brothers and sisters, nung ako ay magsimula na magtrabaho, ako'y nagtrabaho sa edad na 17 taon.
at pumasok po ako sa isang factory. At ito ay isang paggawaan ng picture tube ng TV. At ako po ay na-assign doon po sa baking area na kung saan ito ay isang pugon na isinasalang doon ang picture tube ng TV. Minsan, na-assign ako sa araw at minsan naman ay na-assign ako sa gabi. Sa totoo lamang po ay narinig ko palagi sa akin po mga kasamahan ang paulit-ulit nilang sinasabi na when the cat is away, the mouse will play. Kaya pala kasi, lalo na pag na-assign ka sa gabi, pag wala na yung nagbabantay, ay kanya-kanyang tulugan na. Samantalang ako ay hindi ako natutulog pagkat working student po ako. Sinasamantala ko ang oras ko sa pagre-review ng akin pong leksyon. At napapansin pala ako ng amin pong gwardiya. At naging malapit po ako sa kanya. Samantalang ang dami niyang nahuhuli na mga natutulog, pero ipinagmamalaki niya ako sapagkat hindi nga ako natutulog. Yung iba, para lamang makalusot, minsan ay naglalagay sila ng sigarilyo sa kanila pong mga daliri at ito po ay kanilang sinisindihan. At kapag malapit silang mapasok, tsaka sila nagigising. Pero minsan ay nahuhuli. Nahuhuli po sila ng gwardiya. Yung mga ginagawa na ito ay nangyayari at tuloy-tuloy lamang na ginagawa ito ng akin po mga kasamahan. Pero hindi ko batid na yun pala ay nai-report pala ako doon sa amin pong pinakamataas, sa may-ari at sa doon sa amin pong production manager na kung saan ay naging mabuting halimbawa ako sa mga kapwa ko manggagawa. Kaya nung nagkaroon ng isang bakante sa itaas bilang store keeper, ako po yung nirekomenda na ilagay po doon. Kaya sa 2 taong kong panungkulan bilang factory worker, ako po ay na-promote bilang stock keeper. No? At hindi lamang yan, mabilis din po yung aking promotion sapagkat nung nag-resign po yung amin pong purchasing officer, ako naman din po yung pinalit. No? Naging prinsipyo ko sa akin pong buhay, sa nasa pagtatrabaho, ay kailangan na anuman yung sinasahod mo ay tapatan mo ng kabutihan, katapatan mo ng gawa. No? Na dapat hindi ka magiging tamad. Kung hindi mo man ito tatapatan, ay pwedeng gumawa ka pa rin ng halos lampas dito sa iyong pong sinasahod. No? Sapagkat yun po yung akin pong nararanasan na tinitingnan din pala yan ng akin pong mga leader, akin pong mga head sa akin pong departamento. Yung akin pong pagbibigay ng mga extra job, extra work na walang kapalit na bayan ay tinitingnan po nila yan. At pag meron pong maging bakante sa isang posisyon na kung saan ay nararapat ka ay ibinibigay po ito sa iyo. So marami po akong napapasukan na mga kumpanya. Naging amo ko ay Inchik, naging amo ko ay Italiano, naging amo ko ay Hapon. Kapwa naman sila po ay mababait kasi yun po yung naging prinsipyo ko. At nakikita ko na napakabilis ang akin pong pag-unlad, ang akin pong naging promotion sa akin pong mga opisinang pinapasukan. No? Kaya, pero nakakalungkot din, no? Kasi meron din pong mga kumpanya na kung saan kahit kumayod ka na nagbibigay ka na nga ng extra na trabaho, no? Pero hindi pa rin ito napapansin. Minsan ay naaabuso ka na ng may-ari ng kumpanya yung pinapasukan. Kaya
minsan ay hindi ka binibigyan ng halaga, hindi ka binibigyan ng increase man lamang kahit paano. So meron talagang mga amo, meron talagang mga may-ari na ganoon ang kanilang mga pag-uugali. Pero maswerte siguro ako sapagkat napunta ako sa mga amo ko na pawang mababait, no? Pawang mabubuti, kung saan ay talagang pinahalagahan nila ang iyong mga ginagawa, na kung saan ay nakakatulong ka sa kumpanya. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang Diyos ay talagang iba ang Panginoon. Kung mayroong mga amo na hindi napapansin ang iyong mga ginagawa, pero ang Panginoon ay nakikita yan. Na kahit hindi mo siya nakikita, pero ang Panginoon ay kitang-kita niya ang atin pong mga ginagawa. Ano man ang mga ginagawa nating kabutihan, ano man ang mga ginagawa nating pagtulong sa iba, ay nakikita yan ng ating pong Panginoon. Kaya bilang kapalit niyan ay minsan binibigyan tayo ng mga biyaya na kung saan ay maliliit na mga biyaya na minsan hindi natin napapansin, pero kung titingnan at tutuusin, ito ay kaloob pala ng ating pong Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, brothers and sisters, daw patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Dapat ay ipakita natin ang tamang pamumuhay talaga ng isang tunay na Kristiyano, na upang tayo po ay gagamitin ng atin pong Panginoon upang lumago ang kanya pong kaluwalhatian, lumago po ang kanyang kaharian dito po sa ating pong mundo. Na kahit hindi natin siya nakikita, no, bilang Panginoon, sana ay gumawa tayo ng mga bagay-bagay na talagang nakalulugod sa kanya, no? Kasi sinasabi nga sa banal na kasulatan na walang lihim po na hindi po nabubunyag. Kaya nakakatakot po yun, no? Kaya dapat sa atin pong mga kinikilos, dapat maging totoo tayo, maging ating mga kinikilos ay nawa ay kumilos tayo na ayon po talaga sa kalooban po ng atin pong Panginoon. At nawa tayo po ay maging asin nga at ilaw ng atin pong mga kapatid upang tayo po ay magiging gabay nila patungo po sa atin pong Panginoon. Amen. Sa magandang araw po sa inyong lahat, my brothers and sisters, at nawa tayo po ipagpalain ang ating Panginoon sa araw na ito. Amen.